Okay, Kuya Renzo, pwede yung pakwento mo sa amin. Kwento mo sa amin ano yung nangyari. Ganito po. Sinabi po ng mga kasama namin na una-una po nagtuntuan po kami na magbabasketball po kami kabukasan. Ngayon po, sabi po ng mga kasama po, yung mga nakita lang po namin sa medaan na sabi po, tinanong po ako marunong na po ako mag-drive kay Kuya Lid. Sabi naman po ni Kuya Lid. Opo. Tapos pinatuloy po sa akin ni Kuya Lid. Ako po, gusto ko nang po talaga nag-drive ng motor. Yun po, nag-drive po ako. Nang lumili ko po ako, naka-stop na po ako. Ngayon po, nang paligo ko, may ano po, may buhayin. Pagkaliko ko po, nagulas po yung gulong. Nabigla po ako, tapos bigla ko po nag-gas ng bigla. Tapos bigla ko pa po siya na premyo. Dalawa po yung... binigla ko po yung dalawang premyo. Hindi, ang ano ko, Kuya Renz, bakit kabilaan yung... yung sira ng sasakyan. Kabilaan eh. Tumalon po kasi. Tumalon? Hindi lang po yung talon na talon. Dahan lang po. Parang bilang umangat lang po. Tapos na out of balance. Masabi po. Kaya niya kami nasakit. Pindintok. Makanaanong kundi pa. Yung pagtama mo daw, papano. Pero yan lang ha. Walang iba. Walang masakit sa ulo mo. Hindi naka ano po. Makadapaan niya lang pa. Ipaliwanag nyo bakit di nyo sinabi sa akin, lalo na may taong na-aksidente. Ba't di kayo nagsabi? Iyan yung kinakasama ng loob ko. Wala pala sila pang pera, oh. Ba't di ka nagsabi, Kuya? Ha? Ba't di ka nagsabing may na-aksidente? Kuya, ikaw, ba't di kayo nagsabi? Ba't di kayo nagsalita? Sabihin niya, natakot kayo. Akala niyan, konting gas-gas lang. Kaya, natakot na sila na hindi na sila. Alam lang nila sigurong malalim yung maging sugat. Sasabihin, kaya siguro, ganun lang. Pero dapat, sinasabi niyo kung ano man yung... Hindi, okay lang po yung sasakyan kahit masira po yun eh. Ang ano dito yung... Yung importante, yung anak doon. Opo. At saka nagsabi po sila ng ano, kung ano po yung nangyari. Yeah, aliko, ma'am. Hindi ko sila pinagalitan dahil walang may gusto. Dahil nga po ko, muna ikaw ka muna, king anak. Pero nga po ko yan, takot na takot. Muna yung pagsabihan. Kasi kita mo ang sarili na mabandal eh. Uling may nasakit yan. Anapinda na. Baka magkapobya niya yan. Kaya neka na yung panyo. Bisang kulisa kay makakulisa. Uling tuturukan ako pala king mismo sugat. Kuya Renzo, ba't ka naiyak? Naalala niya siguro yung sakit. Nung maalala na nito yung meteya ngayon eh. Hindi, makmaka niya nung rumilyari. Itong anak ng panguna kang kumemag ila si Senta, kita. Salamat. Tinggal din. May laplap yakin, may laplap yakin. Noon, nino naman sa anak niya nitang. Lola, sorry po ah. Pasensya na po kayo. Ako na po yung... Ako na po yung humingi ng tawad. Kahit yung mga ito, hindi ko nagamitan kasi hindi sila manindigot to. Manipuya kasi nga po kumani. May magisabing magmayanda. Kasi, ote kayo buring mabiyasa yan ako. Kala akong makutusan at suta akong hiina ng bukit. Ayaw nilang bumili. Siyang napupusa sa kabigili. At suna kayo malipa sa apa. Andiyan sa gitna ng bukid yung bahay namin. Nakikita ni Dave. Uli ma'am, pupunta lang rin din. Babusta ko lang, mangwalang mangga. Magmerienda lang. Alam niyo, sobrang kinakasama po ng loob ko talaga sa dalawa na to. Inilihim nila eh. Kinakukla kami sa kita. Ako si Panginoon. Tarong kaya kami rin. Alam niyo, punta-punta. Ala-ala ka. Ala namang matiburi ka nito. Nung era man burita, mas lalo kong epuri, huling malaka na ako rin ako, huling at nilang. Ito ngayon na ako.
Dahil mababarong kayo, kubrong mababarong man dahil kalot. Gusto may barong yung misan yan. Sabulang kayo kasabing manuyo. Yan o yung problema ng may motor. Eh. Kaya ayaw ko silang may motor. Eh. Dapat talang motor. Pwede lang. Kasi hindi nila alam gamitin. Okay lang yun. Nasaan po yung ano niya, yung papa niya? Yung tatay niya. Maagang nagpatuti. Magipamursyento niya. Yung pong mama niya? Ando, naglalaba. At saka kaya akong patukyanan ni anak ko, huling nga na ako, eh, lulwalbal. Nung eh kami simbayan niya. Yung gama siguro kalos, eh, niya ako. Haligay mo ba? Eh, lulwalbal ko, eh, lalakad. Nung ating ambaga niya ang ikain. Sabi ko, pag ganitong may takot sa Diyos, gustong gusto ko kabarkada ng ato. Pero yung mga bata ron na sanay sa sugal, ayoko maging kabarkada niya. Pero sa ganyan, hindi ko pinagbabawalan kahit anong oras nilang tawagin. Gusto ko lang yung may takot sa Diyos. Tingnan mo yung mga batang walang takot sa Diyos. Bata pa lang, umiinom na, naninigarilyo na. Buti siya sila, wala. Dahil tatlo lang sila, gusto ko yung may takot sila sa Diyos, silang tatlo magkakapatid. Kaya basta nagsimba ako, kasama sila. Kahit hindi kasama yung magulang. O di yung mga bata ka, bata na pa mo, naniligari yun ha. Dapat ba nga lang doon rin yung nga rin? Dito nga po na ni Tasipin yung bale. Ablad ka, ablad ka. Maingi ka ako po sa sobrang pali. High blood po kayo? Hindi naman ako high blood, low blood nga ako. Hindi marunong tumaas yung dugo ko, puro low blood. Mahirap din yung low blood. Oo. Hindi mo kailala mo. Tingin na, pang bayad doon sa utang niyo. Yung paggawa niyo na lang ng ito. Ha? Sige na. Okay lang to. Mas masaya ako pagka kinuha mo to. Sige po. Welcome. Maging aram na yan. Yan na nakakamanitay ako. Bala na rin yung kamuli na ninyo to. Hindi, at saka gusto kong malaman yung ano ba yung ano nangyari talaga. Kasi yung mga kuya mo, di na makapagsabi ng ano sa akin eh. Maayos. Sabi ko, best friend ay pa mo yan. Lagi nasasabihan ni Kuya Dave na, ang tugira ako kaya takarela, magbola kami mo ako. Pag mapalay ka, magbola. Okay, anong mapapangako mo sa akin, Kuya Renzo? Hindi na po maulit. Kay lola mo na huwag mo na magmotor, eh di na iwasan yung ganyan, di ba? Maging ano na yun, maging aral sa'yo. Minsan, lang napalo yan. Buwat nun, di na napalo. Kasi di ko nausap yung tatay niya, isang buwan mahigit. Dahil alaga ko yan eh. Isang taon pa lang, inalagaan ko na yan.